Mga ka-showbiz, hiling ng aktres at host na si Kim Chu para sa kanyang kaarawan ang makabalik sa pag-arte. Namiss ko ang umarte. Gusto ko talaga hopefully soon, this year or next year. Bumalik ako sa pag-arte kasi yun talaga ang first love ko. Of course, I am thankful na nabigyan ako ng opportunity na mag-host sa It Showtime. And masaya talaga ako ron. Nakahanap ako ng bagong pamilya. Kaya sobrang thankful ako na kahit ano man ang nangyari sa ABS-CBN, ay nabibigyan pa rin ako ng project na ipinagkakatiwala ng ABS-CBN sa akin. Dagdag ni Kim Chu na huling bumida sa sharing Love Thy Woman noong 2020. Ayon pa kay Kim Chu, hiling niya rin na maging mas matatag at mabigyan muli ng prangkisa ang ABS-CBN. Sana mas maging matibay pa ako more. Kasi ang daming nangyayari, ang daming mga bumabatong mga kung ano-ano. So kung ano man yung mga bato na yun, I think mas matibay na ako. And then wish ko na mas matibay pa more kung ano man yung nangyari. Para hindi ako basta-basta matumba. Tatayo at tatayo pa rin ako, dagdag pa niya. Tapos sana bumalik na yung franchise natin. And hopefully, magkaroon na ng trabaho ang maraming taong nawala ng trabaho sa ABS-CBN. Yun talaga ang wish ko. Samantalang, eksklusibong ibinahagi ni Kim na natanggap niya para sa kanyang kaarawan mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Maliban sa mga ABS-CBN executive na sina Laurenti Jogi at Cory Vidanes, ispate din ang pamilya ni Chub mula sa Star Magic, ASAP Natin To at It Showtime. Naroon sina Vice Ganda, Bong Navarro, Ayn Perez, Teddy Corpus, Ogie Alcacid na kasama ang misis nito na si Regine Velasquez. Dinaluhan din ang nasabing pagtitipon ni na Enchong D, Vicky Bello at Hayden Ko. Ayon kay Kim, sobrang surprise. Magbabayad daw kami ng monthly dues. Kailangan daw ng credit card. Parang ako inisip ko, bakit naman gabi magbabayad? So inisip ko lang, okay sige tara para matapos na. Tapos nakakita ako ng food cart sa labas. Yun nga, nagulat ako. Tapos hindi ako prepared with my look outfit. Lahat na. Lahat ng mga boss ng ABS-CBN. Hindi naman lahat. People close to my heart talagang hindi ko ina-expect na darating sila for my birthday surprise. Pag-amin din nito na hindi niya naramdaman na may surprise ang party para sa kanya dahil ang nais niya lang ay makasama ang kanyang pamilya. Nire-respeto naman ang mga kapatid ko kung ano ang gusto ko. Sabi ko ngayon tayo lang since bagong dating yung kapatid ko from Canada. Tapos yung kuya ko naman from Cebu na nag-work bumiyahe rito for ilang hours tapos babalik din sa Cebu. Parang sabi ko tayo lang, tapos nakita ko ang dami palang tao, nagulat ako. Hindi ko na-expect na shock ako talaga, masaya ako. Dagdag pa nito.